yun nga, what's up na naman sa inyo mga ka-MV, no? Alam nyo ba mga ka-MV na ang paggawa ng pugad at ang mga bagay tungkol sa pugad o nesting ng ating mga Muscovy Ducks ay isa sa mga pinaka-importanting bagay na kailangan ay nasa ayos para matagumpay ang ating pag-aalaga ng mga Muscovy Ducks. Kung interesado ka sa topic na ito, panoorin mo hanggang dulo. Marami kang matututunan. You can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. Bakit nga ba mahalaga ang pugad ng ating mga Muscovy Ducks, guys? Dito kasi nakasalalay ang pagdami at pagiging matagumpay simula sa pangingitlog, paglilimlim hanggang sa pagpipisa ng mga itlog ng Muscovy Ducks na ay nakasalalay sa pugad. So bibigyan ko kayo ng dalawang bagay na kailangan nyong i-check o kailangan nyo siguraduhin pag gagawa kayo ng pugad ng ating mga Muscovy Ducks. Unang-unang bagay na kailangan nyong siguraduhin ay kailangan siguradong ligtas ang pugad. Saan dapat ligtas ang mga pugad, guys? Ligtas dapat ang pugad, mga ka-MV, unang-una sa basa, sa ulan, no, sa basta sa kahit anong bagay na makapagbabasa ng mga itlog. Kailangan ang pugad nyo iligtas doon. Pangan, guys, ligtas sila sa kaguluhan. Ibig sabihin, guys, kasi pag ang breeding area mo, diba, mga breeders yan, sama-sama, ay hinaluan mo na mga iba't ibang edad ng mga Muscovy Ducks na hindi pa naman breeders, ang mangyayari, guys, pag kasi breeding season, aggressive ang ating mga Muscovy Ducks. Hahabulin nila yung mga batang Muscovy Ducks hanggang makapunta yon at makipaghabulan hanggang makarating yon sa mga pugad nila at mababasag o maaalog ang mga itlog. Kailangan ligtas ito sa mga ganong pangyayari ang pugad nyo. Ano ang dapat gawin? Kailangan, mga ka-MV, ihiwalay nyo ang ibang edad sa mga breeders nyo kasi nga territorial po ang mga Muscovy Ducks pagdating ng breeding age. Subukan nyo, mga ka-MV, pag nag-breeding na sila, nag-mating na sila, nangahabol na po yung barako nyo, nangahabol na po yung mga inahin nyo, matatapang na sila. Kasi nga, guys, territorial na sila. Pag may mga bata-batang mga Muscovy Ducks o kahit anak pa nila yon, hahabulin nila, ang baka ang tendency pumunta dun sa pugad. Ito kasi yung malaking pagkakamali ng iba, kaya nabubugok ng itlog, no? Safe nga sa ulan, pero ang nangyayari ay hindi naman safe sa kaguluhan o palaging may nag-aaway malapit sa pugad, palaging may nagtatakbuhan. Ang tendency kasi ng mga Muscovy Ducks pag tumatakbo yan, pag inahabol, kung saan pumupunta. Kung napapansin nyo, nag-ahabulan, baka nga mangyari ay pumunta sa pugad. Sayang naman yung mga itlog, pag naalog ng malakas, maaaring mabugok o kaya ma-damage o kaya mag-crack yung itlog. Sayang naman, no? Kailangan ligtas iyon sa mga ganong pangyari. At guys, kailangan ligtas din ito sa mga predators. May mga ahas po na kumakain din ng itlog. Kailangan ligtas din ito sa mga mismong Muscovy duck hen na kumakain ng itlog. Kailangan wala kayong ganon. Kailangan ligtas ang mga itlog nyo sa ganon. At nangyayari po ang pagkain ng itlog ng mga Muscovy ducks pag stress po ang inahin. So kailangan ligtas sa stress ang inyong mga inahin. So paano po yon? Kailangan, ito yung pangalawang bagay na kailangan yung consider. Kailangan safety. Pangalawa, kailangan komportable ang inyong mga Muscovy Ducks sa pugad nila para hindi sila ma-stress, no? Unang-una, safety. Safety sa ulan, safety sa mga kaguluhan, at ang bagay na pangalawang bagay na kailangan nyo siguro duhin is komportable. Paano ba nagiging komportable? Kailangan tama ang sukat ng inyong mga pugad at kailangan ang pugad nyo is nasa tamang lugar, elevated siya, mas mataas siya sa lupa para in case na bumaha, hindi may stress ang Muscovy Ducks nyo na naglilimlim kung mababasaman yung mga itlog niya. At kailangan ang pugad is medyo madilim. Kailangan hindi magulo, hindi maingay, kailangan hindi rin naman nakabilad, at kailangan ay hindi rin naman nababasa ng ulan, kagaya nga nasabi ko kanina. No, yun, komportable ang mga Muscovy Ducks natin pag tahimik at madilim yung pinaglilimliman nila. Kaya kadalasan, mga ka-MV,
lilimlim yan sa sulok-sulok o sa mga ilalim sa mga tabo, sa mga tagong lugar, kasi nga lumalayo sila sa mga gulo, sa mga ingay at sa mga panganib na maaari magdulot ng panganib sa mga itlog nila at sa mga magiging sisiw nila, kasi matatalino ang mga Muscovy ducks natin. At kung napapansin nyo, kung hindi pa kayo nakagawa ng pugad, mangingitlog sila sa mga tagong lugar, sa mga sulok-sulok, sa mga ila-ilalim na madilim. Doon sila, at kailangan ang pugad mo ay sumasang-ayon sa mga ganong factors para ang iyong mga Muscovy ducks ay mapayapang makakapangitlog, makakapaglimlim at makakapisa. Nasa gayon, mataas yung hatch rate, ang tinatawag natin na hatch rate mga ka-MV, yung rate na marami napipisa kesa sa mga bad eggs o sa mga hindi napipisang itlog. Yun yung mga kailangan mong i-consider, kailangan safety at comfortable ang pugad ng iyong mga Muscovy ducks, no? Ngayon, i-share ko sa inyo ang mga diskarte na ginawa ko sa paggawa ng aking mga pugad. Papakita ko sa inyo, gumamit ako ng mga recycled materials. So, hindi ko napapatagalin, nandito lang siya sa likod ko. I-share ko sa inyo kung gaano ka-safety at gaano ka-comfortable yung mga ginawa kong pugad gamit ang mga recycled materials. Tara, ang unang papakita ko sa inyo is itong pugad ko na nandito sa may sulok. Unang-unang safety is may bubong siya rito. So, ayun nga, mga ka-MV, may bubong na ako sa taas at may bubong pa rin dito sa mismong pugad niya. So, ang bubong na yan na ginawa ko is tarpaulin. Tapos, may kahoy siya na parang breast na ginawa ko. At ang pugad ko, silipin natin mga ka-MV, kung nakikita nyo, may takip pa siya sa harapan at may siwang lang siya dito. Para pag nasa loob ang Muscovy duck natin is hindi siya nakakakita sa labas, hindi siya nabubulabog pag siya'y nangingitlog at naglilimlim na. So kung nakikita nyo mga ka-MV, buksan ko lang yung ilaw. Ayan. Kung nakikita nyo mga ka-MV, gawa siya sa gulong. Pwede nyo itong gawin, nanghingi lang ako ng gulong sa mga kakilala ko sa mga may vulcanizing at motor shop. Nanghingi ako ng mga lumang gulong na tinatapon na nila. At pinagpatong-patong ko, tinali ko ng alambre kasama itong ayan, kung nakikita nyo may itlog na siya mga ka-MV, no? Kasama itong plangga ng luma na butas na natin, ipinatong natin siya at itinali natin sa mga gulong. Pinagpatong-patong ko lang yung tatlong gulong, saktong-sakto siya dito sa planggana. At malalim at malaki ang ating ginawang pugad para nakakaikot ang mother Muscovy duck. Pag naglilimlim na siya, komportable siya at nakikita nyo naman, madilim. Nilawang ko lang itong camera ko para makita nyo sa loob. Pero pag nasa labas kayo, madilim. Madilim yan. At safety siya sa ulan at sa mga stress sa labas. Ang pangalawa ko namang pugad, mga ka-MV, ay punta tayo dito. Siyempre, may bubong pa rin siya sa taas. Tapos may mga nakapatong-patong na ginawa akong bubong, may tarpaulin, may sako, may lumang trapal ng motor, patong-patong 'yan mga ka-MV. Tapos may yero, may tarpaulin ulit. Tapos may pinaka-yero pa 'yan dito sa final na. Kita ko lang sa inyo mga ka-MV, ayan ginawa ko rin. Nilagyan ko rin siya ng parang door nila. Parang kutina nila, tapos may paganito para dyan sila papasok. At pag naglilimlim na sila is hindi nga sila may stress, so mabubulabog kahit medyo maingay sa labas, no? Kahit nandito kayo, ayan kung makikita nyo, may ganyan siya. So pag gumawa kayo ng pugad, pwede nyo rin gayahin yung ganitong idea para hindi naka-expose yung naglilimlim nyo na Muscovy duck, kasi kailangan nila ng madilim. So yun nga, pasok natin yung camera. Ang ginawa kong pugad dito, may itlog na yan, alam ko mga ka-MV, ayun, meron na siya, dalawa. Ang ginawa kong pugad dito is ang lumang case, kasi may tindahan kami, kumuha ako ng lumang case at sakto-sakto to mga ka-MV, wala na kayong gagawin, tatanggalin nyo lang yung bandang gitna ng case, yung hati-hati niya, ilalagyan ng bote, at nilagyan ko siya ng mga plywood sa gilid, itinali ko ng alambre, yung mga sobra-sobrang plywood, na itatapon na lang, kinabit ko siya dyan
Ayan, safety mga ka-MV, pati sa taas, safety, may yero at patong-patong na mga waterproof materials para kahit bumagyo man, hindi mababasa yung mga itlog. At dito naman sa isa mga ka-MV, dito kasi sa isa ko, may naglilimlim na dito. So ang itlog niya is 22 pirasong itlog. Dami ng mga ka-MV, no? Ganyan, may inahin talaga ako ng maraming mga itlog. 22 piraso. At ganun din, safety rin siya. Magkatabi sila na ito. At kung gagawa kayo ng pugad na magkatabi, make sure na may pagitan siya. Meron siyang divider. Hindi dapat sila magkikita. No? Medyo malaking divider natin. Para hindi sila magsama sa pugad. Ayan. Kung nakikita nyo, itong pangalawang pugad ko is gawa lang siya sa hollow blocks. Ayan. Gawa lang siya sa hollow blocks, pinagtabi-tabi ko lang, at ito yung pinaka-stopper ko, harang sa harap. Tapos may divider na naman dito. Tapos ang flooring nila mga ka-MV is plywood ito na medyo makapal. Tapos naka-elevate siya sa lupa, kung napapansin nyo naman. Isang hollow blocks ang pinatong ko dito sa magkabila. Tapos nakaangat siya. Para in case nga naman na bumaha, malakas ang ulan, hindi papasukin yung mga itlog. So, kailangan yun naka-elevate din. At meron pa ako dito na nakaabang, dito sa may sulok. Ayan, hinihintay ko lang mga itlog pa yung isa. Para dyan siya pumesto at mga itlog. Ganito mga ka-MV, pagdating naman sa flooring ng ating mga pugad, is kailangan gumamit kayo ng material na medyo mainit. Katulad na sako, huwag kayong gagamit ng mga damit, kasi pag nabasa yung damit, matagal matuyo. No, baka yung pa yung kung ano yung nakapatong doon is mabugok. Kailangan sako, at alam nyo ba mga ka-MV na ang mga Muscovy ducks natin ay naglalabas ng kanila mga balahibo pag sila'y naglilimlim na, para mga itlog nila kahit maguntug-untugan yan is safe na safe yan. Ganyan ka-broody ang ating mga alaga Muscovy ducks. So, pag tinignan mo siya dito sa labas, Ayan, hindi mo sila makikita sa loob pag nangingitlog na sila. At ganun din naman ikaw, hindi ka nila makikita. Kailangan ganyan ang pugad nyo para matagumpay na makapangitlog, maglimlim at makapamisa ang iyong mga ka-MV. Short vlog lang tayo, at shinare ko lang sa inyo yung mga diskarte sa paggawa ng pugad. Pwede rin kayong gumawa ng mga pugad, hindi lang sa pwede yung gulong, pwede yung mga hollow blocks lang. Basta yung hindi nyo na kailangan gumastos para bumili pa ng mga plywood, bumili pa ng mga kahoy, kahit tumingin lang kayo sa mga paligid nyo, basta ang importante safety at comfortable ang inyong mga Muscovy ducks. At marami pang materials, may mga nakita pa ako sa iba na gumamit sila ng mga lumang banga, gumamit sila ng mga lumang basket, gumamit sila ng mga lumang kahoy din na ginawa nila ng pa-square. Basta yun nga, komportable at ligtas dapat ang mga Muscovy ducks nyo. So hanggang dito na muna. Sa mga bago sa channel ko, salamat sa panonood, at huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell. So marami pa tayong susunod na vlog para mapabuti pa natin ang pag-aalaga natin ng mga Muscovy ducks. So salamat sa panonood mga ka-MV. Happy farming sa ating lahat.